Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang. I'm a from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you September 14 to September 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bago pasok dyan, welcome na welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana katawa na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading ko, maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi talaga para sayo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nagpituwag, ipilit. Tingnan natin yung energy this week, Aquarius. Anong energy ni Aquarius this week? You show me? Thank you. Bakit po? Wow, there's a new beginning, ano? So nakita ko dito. Energy mo this week is... okay. Energy mo ngayon, this week is, there's a new beginning, ako na nakikita sa'yo, no? May mga opportunity na magbabago sa buhay mo, magkakaroon ng, mas more kang, may kakalimutan ka na eh, you're living the past actually, you're living the past because the past is talagang marami ng nangyaring, mga sad memories, mga promises na hindi naging maganda, mga hindi magandang memories in the past. And then, may taon na rin dito na wala na talaga kayong closure, ganyan, maaring anak mo, asawa mo, o mahalaga sa'yo itong taon na to, no, sa nakita ko dito. Mas more ka magmamatured, no, this week, yung energy mo, mas more naging maturity, there's a maturity ako na nakita sa'yo. May mga sitwasyon na kikimkimin mo, may mga sitwasyon na pag-aaralan mo, may mga sitwasyon ako na nakikita na there's a leap of faith at nandun yung trust mo sa nakikita ko na matatapos ang lahat ng mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Yes, matatapos ang lahat, no, sa nakikita ko dito. Babalik na daw yung lakas ng loob mo. May pag-uumpisa, you will back from the zero. Ang nakita ko dito, parang doon yung mag-uumpisa ka talagang muli. Umpisa ng bagong buhay, umpisa ng bagong trabaho, umpisa ng something opportunity. There's a new direction na mangyayari sa buhay mo. Tingnan ko nga kung sino yung, ano yung, ano. Wheel of Fortune dito. Okay. May mga agreement, no? May mga battle. Agreemento, may mga maiirita ka daw eh this week, ano, maiinis ka, may mga there's a competition sa iba, may mga pag-aawayan, malakaman umalit ito, may nangyaring ganun, ako nakita, may mga magdedepensahan when it comes, if there's a luck, ako nakikita, pero yung luck na yon is something disappointment, ako nakikita, no? Meron dito magtataas ng ego. Magkakaroon ng lack of control, lack of cooperation dito, no? Hindi ko alam kung may nag-aaway when it comes sa mga territorial, pera, something ako pinag-aawayan. Parang may ganun ako nakikita dito. May mga pag-uusap din na related ang money, no? May mga pag-uusap na... Actually, agreement talaga. Argument ang nakita ko dito. Mga tension. Tension ang nakikita ko. May mga magdidepensa. May tao dito na defensive.
ako nakikita dito. May iba dito, asawa mo. Malapit sa iyo. Hindi mo man siya asawa, karelasyon, o malapit sa iyo. Either anak mo siya, either asawa mo siya. Malapit to sa iyo ang nakikita ko dito. Yung mga ano, yun ang energy mo sa ngayon. May mga sitwasyon na hindi mapagkakasunduan. Anong paparating kay Aquarius? Anong paparating kay Aquarius? Usually? Anong ano yan? Bakit? Oh, okay. Paparating sa'yo, meron tayo dito na, may ista ka actually, no? May tao dito na matigas ang ulo. May tao dito na wala yung trust eh. Hindi ko nakita, no? May makikipag-collaborate sa'yo. Pero wala na yung trust mo, ganyan. Naghihintay ka na lang ng sagot dito, no? Ng kasagutan. Naghihintay ka ng may doubt eh. Self-doubt. Naghihintay ka ng resulta, no? May paghihintay ng resulta. Ako nakikita. Yun na nga, wala na rin yung trust. May mga doubt. May mga hesitation. Yung mga ganyan. Ang nakita ko dito, maaring pag-uusap na related ng money, pero maiista ka dito eh. Maiista ka. May stagnant ka. Also, kung mayroong mga sitwasyon na collaboration, kung ano yung collaboration na to, hindi to magsasucess. Hindi siya success. Promise. Hindi ko nakikita magsasucess ito. And then, lack of success. And then, nakikita ko dito na may tao ka, hindi ko alam kung ikaw, pero sa tingin ko, makakaramdam ka ng pagka-boring or sometimes may katamaran. Ganun. Sa iba sa inyo, ganun makikita ko. Tignan ko nga kung ano mangyari dito sa may ano eh, mayroon ditong withdrawal ako nakikita. Disappointment. There's a disappointment na mangyari dito sa collaboration na to, sa pag-uusap na to. Hindi siya na siya success, disappointment mo siya na maaring i-let go mo, ang nakikita ko. Maaring may magta-travel this August, no, sa nakita ko. And then, or may mga sitwasyon na kailangan mo i-let go, or may mangyaring pag-let go eh. May mangyaring, may mga magbabago when it comes sa mga feeling na mga ibang aspeto ng buhay mo. Yan, yung mga perspective mo, yan, kakaroon ng ganun. Makakaramdam ka daw ng lungkot dito sa sitwasyon mo. Ano, bakit po nandiyan si ano? May pagkikita, no, na malapit sa puso. Alam mo, ang nakikita ko dito, sinasabi dito, ini-ignore mo daw yung intuition mo. Ini-ignore mo daw. May mga sitwasyon daw na nakikita ko na back and forth ka. Hindi mo pinakikinggan yung nasa isip mo, yung instinct mo, ganyan. You ignoring it. No? May nakita rin ako ditong something, hate, parang may nahi-hate. Four of logic, tsaka yung mga nagigilty. I don't know why, pero ganun nakikita ko. Yan. Siguro you need to trust your intuition, no? Para hindi ka rin ma-stuck or hindi ka mahang dito sa situation na to. May pagkikita na ano. Wala na yung feeling eh, no? Wala na. Kung ano man tong collaboration na to na hinihintay mo kung ikaw is magsasucess, hindi ko nakikita yung successful niya. May tao dito na parang
parang susugal ka sa isang situation na hindi naman ikapapanalo. Ganun ang nakikita ko, ha? Tingnan natin. Anong dapat iwasan ni ano, Aquarius? Trust your intuition. Trust your gut. Bakit? Babaliktad yung ano mo, ah. Dapat mo daw iwasan. Ang panghinaan ng loob. No? Ang dapat mo iwasan yung ipakita mo na mahina ka. No? Yan. Tsaka magsalita ka. Hangga't maaari, magsalita ka. Sabihin mo yung katotohanan. Yan. And then, huwag kang papadikta sa mga situation na mangyari sa'yo, kung ano man to, baka about dito sa collaboration na to, kung ano man situation na to, mga dapat mo iiwasan yung ipakita na ikaw is mahina, na powerless ka, na madiktahan ka ng mga situation. Huwag mo ipakita na ikaw is natatakot if ever na is takutin ka or may mga something na something kakabahan ka, wag mo daw ipapakita yun, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may mga aggressive something ako nakikita sa iba. Yan, maaring may makakasagupa ka na isang tao na maaring galit or may sama ng loob sa'yo at maging bastos ang pananalita sa'yo or tingin man niya sa'yo, ganyan. Kasi may tao dito na magsisinungaling. May tao dito na sinungaling siya. And then, yun nga, wag mong isipin na wag kang mai-insecure. Yan. Iwasan mo yung pagkakaroon ng insecurity, yung pagdududa sa kakayahan mo or yung situation na parang mararamdaman mo na yung basta lack of confidence. Wag yun. Wag mo daw ganun. Kailangan be confident tsaka pahalagahan mo yung sarili mo tsaka huwag mong isipin na if ever na ano to ha, kung ano man sitwasyon to, huwag mong isipin na ikaw is kulang or ikaw is mali. Dahil hindi ka mali. Okay, yun mga dapat mong iwasan. Be confident, strength, kalakas ng loob, and control mo yung nararamdaman mo, yung pananalita mo. Yan, syempre isa rin yun. Patient. More on patient ang nakikita ko dito. No? Tingnan natin, when it comes to love, love is all around. Kontrolin mo yung ano mo, ha? Thank you. Bakit? Bakit? Ah. When it comes to love, may tao dito na wala na rin yung love, no? Nakita ko dito. Wala yung love, wala. Nakita ko dito, when it comes to love, wala na yung happiness eh. Wala na yung situation na may sitwasyon dito na parang sa iba's inyo siguro, maybe there's a third party or there's a competition. May mga tension pa talaga na hindi pa totally natatapos. May mga situation dito na hindi nag-fulfill or may tao rin dito ako nakikita na napaka-cold na niya sa'yo or ikaw yung cold and then wala na rin yung love, wala na yung may frustration, napuprustrate ka when it comes to related din ang love sa nakikita ko dito sa mga salita, sa mga gawa, sa mga situation na may mga ginagawa ka pero napuprustrate ka, no, sa nakikita ko dito. And
May tao dito na disconnected ka na rin eh. May pagkikita, no? May makikita kita na magkakapamilya? Malapit sa puso. Kung pag-uusapan, kung may mga pag-uusapan kayo na related ang kaperahan, nakikita ko dito, iba sa inyo siguro, may tao kasi dito na money ang nasa utak niya, ang nakikita ko. Titignan ko nga kung ano itong ano. May sadness ako nakikita sa iyo eh. Bakit po nandiyan si ano? When it comes to love, wala na talaga, no? Magkaiba na kayo ng... Kung titingnan mo to, isa partner. Hindi ko na nakikita na okay kayo. Itong person na to. Wala na yung love, eh. No, handun na rin yung situation na, yes, malungkot. Kasi iba na yung destination ng isa dito. Maaring meron na siyang pinagkakaabala na iba. Ganyan. Nakita ko dito. Then, ikaw yung parang naiwan or nahandun ka sa situation na may lungkot, may sadness. Kumbaga, pero itong tension na to, hindi ko pa nakikita ang tapos siya. No? Maaring isa dito is naging babaero or lalakero. Ang nakita ko dito, there's a sadness, nagkaroon talaga ng paghihiwalay dito sa situation or hindi man kayo naghiwalay, wala na yung love. Disconnected na, hindi na kayo nakakonect sa isa't isa. No? Hindi na yung emotions. No? May tao dito na hindi kontento. Ako nakikita. Yes, there's a bad news na nangyari. Ako nakita dito. Or there's a bad news na naganap or magaganap. It comes to love, wala na rin. Pero hindi pa tapos yung tension na to. I don't know why. Baka may pinag-uusapan kayo na related ng money. No? Advice po, Universe Sky. Tandaan nyo, not only this is a boyfriend, girlfriend, asawa, pwede rin itong related sa anak nyo kasi may bata rin ako nakikita. Anak, kamag-anak, ganyan. No? May mga problema ba kayo sa money? May nakita ko na may problema sa money. Or may related ang inyong situation sa money. The advice. The cup soup. Bakit po ano? Ang advice niya sa'yo, mas mahalin mo daw ngayon yung sarili mo. Self-love. Mahalin mo yung sarili mo, mas more kang kumunik sa sarili mo, kumunik ka sa mga fulfillment sa sarili mo. And sinasabi rin dito na you need to abandon or kalimutan mo na itong situation na to, going towards sa bago, ganyan na sinasabi. And then, yun nga, pag-aralan mong maigi yung mga situation na nangyayari sa'yo and you need to learn din ang sinasabi rin dito. No? Kumbaga, you need to balance din yung sarili mo, yung situation mo, alisin ang poot. Kung alam mo naman na hindi na talaga kailangan na may mga tao kasi dito na hindi na naman kayo compatible o hindi nagkakasundo, ilet go muna yun, no? Kung ano mga situation, tao, pangyayari, ganyan, ilet go muna yun. Kalimutan mo na yung mga sitwasyon na yun. Kailangan mong alisin yung galit, puot na nararamdaman mo. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. No? Start a new journey. Start a new beginning. Start mo yung new energy mo. This is the time na sundin mo na ngayon yung mga... Kasi there's a new journey na magaganap sa'yo eh, no? Huwag mo nang dalhin pa yung mga bigat na situation. You need to escape sa isang situation na alam mong hindi ito mag-work na anymore. Getting away with something, no? Sa mga tao, umiwas ka sa mga tao na pwedeng manloko sa'yo, sticky person, sinungaling, dishonest,
mga tao na pwede kang linlangin, nakawan, mga tao na pwede kang masaktan. No? Mas more ka mag-focus ngayon sa sarili mo. Mas more mo pahalagaan yung sarili mo. Start in your beginning, in your life. And there's a more idea naman ako nakikita sa iyo na ano ba to? Na mga pumapasok sa isip mo. Gawin mo daw 'yon, no. Follow mo daw yung mga idea na 'yon. There's a victory and success ang nakita. There's a communication sa tao na mapangangkin, no, ng hindi sa kanya or ng ari-arian something. May mga taong ganoon na mga sakim na selfish. Yeah, mayroon ng communication na nakikita sa tao na sarili lang niya iniisip niya. May darating na communication sa iyo. Basta be smart, no? Maging smart ka, wag kang papaling lang sa mga tao. Alam ko naman na smart ka, no? Don't focus sa mga pain. Maging matatag ka sa lahat ng sitwasyon. Yun ang nakita ko. Arigato namasay, God bless.